ng umaga, mga kapatid. Magandang umaga! Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Alam ko ninyo, naalala ko lang yung 2009 na Pondoy. Sina Sister Mary na po ay talagang inabot hanggang second floor. Pero ang sa ating Sister Mary na datay, umulan at umaraw, magpuri at magpapasalamat sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Dito po tayo sama-sama po na magpuri at magpapasalamat sa Kanya. Mensahe po natin ngayong umaga, very familiar ito sa atin kasi may palarong pambansa po dito sa Marikina. Ano yata? July 29 hanggang August 5. Hindi ko po alam kung paano yun kasi medyo umulan, pero may mga pamamaraan po. Ang title po ng aming mensahe po ngayong umaga ay Round the Christian Race. Ito po ay matatagpaan sa Hebrews 12, 1 and 2. Basahin po natin sa English at Tagalog. Nire-request ko po na tumayo po tayong lahat bilang pagalang po ng salita ng Panginoon. Okay? Pwede po aginin niyo akong sabayan. Sige po, basahin po natin. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run the race with endurance, the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Sa Tagalog po, Hebrews 12, 1 and 2, kaya nga, dahil napaligiran tayo ng napakaraming saksi, tagalin natin ang anumang malapit at kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Kaya sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahilian ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pag-pray mo na tayo mga kapatid. Panginoong Diyos na aming Ama, salamat po sa mga salita ngayon. Salamat po, Lord, na hindi po kami mapipigil ng ulan, ng baha sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong salita po, Lord, ay nananatili po ito, Lord, magpakailanman at hindi po ito magpapago. Ama, nilalapit po sa iyo ang iyong pag-aamin ng pag-aaral ng salita ngayong umaga. Let the Holy Spirit, Lord, be with us. Ikaw po, Lord, ang mangusap sa amin. Hindi po ako, Panginoon, you put words into my mouth, Lord, na magbahagi po sa iyo ang iyong mga mensahe, Lord, na maayos. At dalangin ko din po, Lord, na bigyan kami ng receptive hearts, listening ears, O Lord, para ang iyong mga salita, Lord, ay tumimos ang iyong mga puso at nagunod ito po, Lord, ay maging gabay namin sa alam ko. Salamat po sa iyo, Panginoon. Inibigyan pa namin sa iyo lahat ng makuloy po sa salamat. Sa pangalan po, mga Panginoon, Christ Jesus. Amen. Pwede na po tayo. Ang sabi po, Christian life is a race. Isa po itong takbuhin. Pero sa pagtakbo po natin, hindi po ito katulad sa sprint. Yung po sprint kasi, dalawa po kasi yung race. Isang sprint, ito po yung dash, pabilisan. At isa po ay marathon. So, kung napunta po kayo sa sports center sa Marikina, isang bilog po yon. Yung isang ikot na yon ay 400 meters. Dinadash po yon. Kaya pag sinabi po, pakibalik mo namin. Pag sinabi po ng go, talagang lahat po ng lakas ay binibigay ng runner para yan po ay makatapos agad. Kaya talagang pabilisan po at paiksian ng oras bago ka manalo dito sa race ng
screen or ito yung mga meter dash. So, hindi po ito ang Christian race natin. Ang Christian race po natin ay katulad sa isang marathon. Ang isang marathon po, ang pinakamaiksing na takuhin ay 5 kilometers. Siguro kung atin po yung i-measure, mula po yan sa bayan hanggang Barangka. Yung bridge ng Marikina, ganun po siguro yung 5 kilometers. So, hindi po pwede yun na talagang pabilisan at kasi baka hindi po kayo makarating sa Barangka. Diyan pa lang sa tulay ng Marikina ay titigil ka na. So, ang marathon race po, ang pinakamahiksing na tinatakbo ay 5 kilometers at ang pinakamahaba po ay 42 kilometers. So, you can just imagine gaano po kalayo ang tinatakbo ng isang marathon runner. So, ang pinag-uusapan po dito ay hindi bilis. Ang pinag-uusapan po dito ay stamina. Kaya po nagja-jogging yung mga runner para magkaroon po ng energy, stamina, para makatakbo po ng malayo. Ang daan po dito minsan, kung sino po yung sana may nakasama na dito sa mga marathon race, ano? Ang takuhan po nito minsan ay paved road, no, walang problema po, simento. Minsan may daan na palubak kasi hindi naman po kontrolado kasi pag sinabi mo na ito yung way ng marathon, ito talaga, so may lubak. Minsan po may trail, yung daan lang talaga na makipo. So ito po ang pinag-uusapan dito natin ngayon, yung marathon race natin sa ating Christian life. So siguro po, hindi po tayo fit tumakbo sa marathon race. Kasi hindi naman tayo sanay tumakbo ng malayo, pero ang importante po sa Christian life po natin, tayo po ay handa sa ating pagtakbo doon sa race that is set before us. Paul in his writings ay hinahalintulad ang Christian race sa isang marathon race. So, sabi doon sa Corinthians, sabi niya sa Corinthians, they that run in a race run all, but only one receives the prize. So, run that you might obtain. So, at the end, diba sa marathon din po, at the end of the run, meron po yung prize. Doon sa Galatians, he wrote, you did run well. Who hinder you? So ano ba nag-i-hinder sa iyo na pagtakbo sa iyong Christian life? To the Philippians, sabi niya, you have not run in vain. You forget what lies behind because there is a prize na nakaantay po sa atin. At the end of his life, sabi ni Paul kay Timothy, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So, yan po yung sinasabi ni Paul na ang isang Christian life natin ay katulad sa isang marathon race. So, habang po nasa race tayo, imaginein po natin ang sarili namin na nasa stadium. Yung yan, yan na nasa sports center. Tapos, tumatakbo po tayo na surrounded by many people. So, yung mga tao na yun, nag-cheer sa atin na, takbo, ganyan. So, ganun din po ang ating Christian race. Meron pong mga nagsusurround sa atin. So, sino po sila? Ang sabi sa Bible, we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Yan. Ito po yung mga tao, ito din yung mga mananampalataya na nauna sa atin and they have finished the race. Sila po yung si Abraham, si Noah, si Moses, at marami pa po. Ito pong mga heroes of faith po ang tawag sa kanila. Nasa Hebrews 11 po sila. Maraming mga instances, itong mga heroes na to
ay dumadaan din sa mga struggles. Pero at the end of their life, sila po ay nagiging matagumpay. Kaya ang sabi ko nga rito, sila po nag-cheer sa akin. Sila po yung nakaupo. Nakalagay ko doon, sila po yung nakaupo doon sa heaven. Cheering on us para matapos po natin yung race. Sabi ko nga lagi, siguro kasama dyan si Pastor Papa. Wala siya sa Bible, but I am sure na kasama po siya ngayon doon sa nag-cheer sa atin habang tayo po ay tumatakbo sa ating Christian race. So ang tanong po, how to run the race to the finish? Ang marathon po, sabi, 42 kilometers. Nandito, nag-start pa tayo. Hindi natin alam kung ang buhay ko ay nasa 20 kilometers na ba ako. Hindi ko alam kung ang buhay ni Sister Babes ay nasa 25 kilometers. Hindi natin alam. Pero ang importante po, we run to finish the race. So, ano po? Number one is, leave behind everything that hinders. Kung napapansin po ninyo yung mga marathon runners, and even yung sprint runners, ano po napapansin nyo? Very light ang kanilang kasuotan. When in fact, pati yata yung mga barya, tinatanggal yon sa kanilang mga pulsa. Kasi dapat sila po ay magaan. Dahil paano ka naman tatakbo kung meron kang daladalang mga chain dito? Paano ka naman tatakbo kung meron kang nasa likod mo na parang backpack na ang bigat? So, hindi ka makatatakbo ng mabuti. So, leave everything that hinders our walk, our Christian race. Iwanan ang mga dalahin, mga kapatid. Mga dalahin na mabibigat at mga kasalanan. So, ano po yun? Lay aside every weight. Number one po ay sinful habit. Alam mo ninyo, ang common, lahat naman po tayo ay ang tawag dito. Hindi naman po exempted tayo dito. Sinful habit. Once or minsan sa buhay natin, tayo ay nagkaroon or white lies. Ano ba naman yun? White lies lang naman yun. Para lang naman hindi ako mapahiya. Pero yan po, pag lagi pa natin ginagawa, nagiging sinful habit yan. White lies. Actually, there are no white lies. Lahat po yan ay lies. Kasi naman din yan sa harap ng Panginoon. Minsan po, kaunting pangdadaya lang naman. Ano ba naman? Pumasok ako sa office ng 9 o'clock. Yan ang late na yun eh. Buti na lang, wala kaming bandy clock. So, ano ba naman? Nilalagay 8:30. 30 minutes lang naman yun. Ay, kinabukasan na late ka ulit. Sabi, Lord, 30 minutes lang naman, Lord. Then, nagiging habit po yan natin. Sabi dito sa Bible, lay aside that sinful habit. Pangalawa po, gusto mabigat po ito, bitterness. Yung mapait, pakampalaya, mapait, ano ba? Mapait sa buhay. And then, yung unwilling to forgive. Yun pong hindi natin pagpapatawad, actually, mabigat po na dalahin yan. At sometimes po, yan po ay nag-result in, tawag ito, in hatred. Ay mas lalo po na mabigat yan para sa Panginoon. Ang hirap naman po na nag-worship tayo sa Panginoon tapos naisip mo yung kapatid mo na nakita ko sa kanya, Lord, patawarin mo ako. Tapos mamaya-maya, Lord, patawarin mo ako, galit ako sa kanya. Kaya hindi po yan effective, mga kapatid. So, dapat yung ating forgiving heart, yan po yung pinag-pray po natin sa Panginoon. Some friends! Diba? Ano ba naman? Once lang naman kami uminom. Diba kayo mga friends? Diba? Tsaka social drinking, wala, ganun-ganun. Pero po, pag yan po ay lagi natin ginagawa, yan po ay nagde-develop din. At yan po ay nakakahinder sa ating pagtakbo. Yung friends na bad influence po, regardless of age,
Di ba? Kasi kami yung mga seniors. Meron din kami mga amiga, amigo. Pero kung bad influence po, mainam po na atin niya silang iiwasan. Okay po? Sumunod po ay love for the things of this world. Ano pa? Naku, mas masakla po ito. Yung mga dinadyos ang pera. Wala na po kami po kung di pera. Yung aking mga jewelries. Di ba? Yung aking mga shoes, collection of shoes. Mahal yung mga shoes na yun at mga bags, mga signature bags. Ito po mga kapatid po, ito ay lagi pinagtutuunan natin ng pansin sa ating buhay. Ito din po ay nakakahinder sa ating Christian grace. Or, sabi doon, something good. Eh, good naman yun eh. But, you are giving too much attention. Ano po yun? Yun pong habits natin. Yung pag-play natin ng sports, di po ba? Wala namang masama dun eh. Habi lang naman yun. At saka nag-play lang naman ako ng sports. Pero po, pagkatapos po ng inyong ginagawa, wala na po kayong time para magbasa ng Bible, mag-pray kasi pagod na po. Yung napupuyat po sa pag-watch ng TV, napupuyat sa internet games or sa mga video games, at kinabukasan hindi po makagising ng maaga sa church, papunta sa church pala, dahil napuyat, well, yan po ay nakakahinder sa ating paglilingkod sa Diyos. And then, next po, lay aside every weight. Ang pangalawa po ay yung mga kasalanan. Mabigat po ito. Asa na ang ating pangalawa? Ang susunod po ay kasalanan. Throw off. Parang itapon po. Yung kanina lay aside. Ito talaga itapon mo. Mga kasalanan na lagi pong nakaka-entangle sa iyo. Lagi po na ikaw ay, alam mo din nyo, yung parang madali ka lang matukso. Hindi naman po lahat ng kasalanan natutukso ka, di ba? Pero may mga bad things na kunti lang ganun-ganun ay natutukso na agad. For example po, yung mga sugarol, pag napadaan po yan sa Lotto outlet, talaga po, hindi po pwede yan na hindi tataya. Pag nakadaan po yan sa sabungan, hindi po pwede hindi talaga papasok. So, kung ako ay sugarol, iwasan mo yan. Iwasan mo pumunta sa Texas. Sa mga taga-Marikina po, alam po namin yung Texas. Yan po yung sabungan. Iwasan yung mga Lotto outlet, ganun. Kasi, madali po kayong ma-entangle sa kasalanan na niyo. Ito ay sugarol. Pero kami, na hindi nga kami marunong sumugal, ay wala po issue sa amin yon. So, ganun po yon. Ito, si Paul sa Colossians po ito, no? 3, 5, po 10, pag-enumerate po siya ng mga kasalanan, ito po ay mabigat ng kasalanan. Hindi naman po lahat ay na-encounter natin ito kasi nga, depende po sa ating buhay. May kasalanan na madali tayo matukso, meron naman pong kasalanan na hindi. So may mga nakalinya po dito, mabibigat po ito. Pakikiabid, karumihan, mahalay sa nasimuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, kasakiman, pagsamba ng Diyos-Diyosan, yan. Puot, galit, sama ng loob, palaswang pananalita, pagsisinungaling. Kaya pala, di ba, may mga, pag may ano tayo, oh, liars go to hell. Pero totoo po yan ha, liars go to hell talaga. Kasi kasama po yan sa mga kasinungaling, kasama po yan sa mga kasalanan na hindi po yan kaaya-aya sa ating Panginoon. Okay? So, nobody will judge you. Hindi, kahit nakita namin kayo na nasa lotohan, will not judge you. Dahil kayo po at ang Panginoon ang nakakaalam sa iyong Christian race. Kayo po at ang Panginoon ang magtuturo kung ano po ang klaseng
Christian race meron kayo. So, ask the Holy Spirit na search yung puso para kung meron ba po tayong mga nakatagong kasalanan at meron po tayong mga happy or mga things na ginudyos natin sa ating mga aparador, let us ask God na tanggalin po ito dahil number one po na nakakahinder sa ating pagtakbo. So, sabi, leave behind everything that hinders your Christian peace. Pangalawa po ay, fix your eyes on Jesus, who is the author and finisher of our faith. Ang ating pong Christian race, nag-umpisa po yun na tayo ay naging Christian, noong tinanggap po natin si Jesus as our Lord and Savior. Tapos po, ang salvation po ay one point in your life. Pag sinabi pong one point in your life ngayon, ako po nagiging Christian May 19, 1979. That is 44 years, ha? 18 years old pa lang po ako noon. Ngayon, 62 na ako. So, 44 years na po ang aking Christian race. So, noong May 19, 1979, tinanggap po si Jesus as my Lord and Savior. Then, doon po nag-umpisa ang aking Christian race. 44 years na, mamaya pa po yun. So, ang sinasabi ko dito, habang tumatakbo tayo dito sa marathon, di ba? Habang tumatakbo, may mga distractions, may mga nakaano, ganyan. Pero ang importante, fix your eyes on Jesus. Pag sinabi mo po, author of your life, pwede po yan ang captain of your life. Pwede po ang ating Panginoong Jesus, ang siya po mag-lead sa buhay natin. Siya po ang ating, lagi po yan, siya po ang laging tinatawag natin whenever we have circumstances in life. Ang tanong lang po, pag kayo po ba ay masaya at everything goes well sa buhay niyo, naka-fix pa ba tayo sa ating Panginoon Jesus? Kayo po ang sasagot nun. Kayo po ang magtutupos nun sa ating Panginoon. Pero ang sinasabi po dito, whatever the circumstances of our lives are, we have to fix our eyes on Jesus, who is the author and finisher of our faith. Jesus is our ticket to heaven. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me, sabi ni Jesus, ni ating Panginoong Jesus. Kaya, yun pong dugo na binuhos niya sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, yun po yung nagligtas sa atin. Kaya kung maliis po ang ating pagtingin sa ating Panginoong Jesus, baka hindi po tayo mapupunta sa heaven. Kasi yung ticket natin at ang ating daan ay hindi, kung iba siguro, kung hindi po sa ating Panginoong Jesus. Okay po? Ang sinasabi po, keep a fix your eyes to Jesus, not on, ayan po, not on the pastors. Ang pastor po, malaki po yung bahagi sa church. Kasi siya po yung shepherd, di ba? Parang siya po yung nag-aalaga. Tayo po yung mga pastor, siya po yung nag-aalaga sa atin. Pagdating po ng may mga circumstances ang church, hindi po tayo sa pastor tumitingin. Hindi po, naku si pastor, ano kaya, wala namang ginagawa. Naku si pastor, yan po, tao lang po yan si pastor. He is not our savior. So, ang importante po, kung meron po tayong circumstances sa church, kung meron po circumstances mismo, yung pastor natin, wala pa naman po, ay we will ask God to give us guidance, to give us wisdom through the pastors para po ma-solve yung ating mga circumstances sa church and even po doon sa ating sariling buhay. Pero huwag po natin i-burden ang ating pastors na sa kanya tayo nakatingin. Kung tayo po ay 100 members sa church, 200 eyes po ay nakatingin kay Pastor Felix. Di po ba yan burden ng burden sa kanya? So not on the pastors, but on our Lord Jesus. Pangalawa po ay not on the people in the church. Lagi po yan.
kaya po sa local church, local church kasi tayo, di ba? We only have 100 members, minsan 80. Kaya kilala po natin ang isa't isa. Kaya magaling, ha? Mayang sister ko na yan! Chismosa. Ayoko na dyan sa church na yan. Kasi, chismosa. Ano ba yan? Yung aking brother na yan, dalaking tao. Chismis ko. Kaya, may mga, nasusugang daw yan eh. May mga ganon. So, napu-frustrate po tayo. Kasi, tayo pong mga members sa church ay hindi po tayo perfect. Lahat po sa bawat isa sa atin po may kahinaan at merong kalakasan. Okay po? On the other hand, meron din po na ang nakikita po ay meron ka talagang kapatiran na masyadong devoted sa work, sa pagsiserve sa Panginoon, very humble, hindi na marunong magalit eh. Ay, inspiration kita. Ay, ina-idol kita. Hindi din, sabi po dito sa ating text, hindi daw din po yung tama. Kasi, what if nagkasala yung kapatid na yan? Di, malilismaya ka na naman. What if yung sister or yung brother na yan ay aalis sa church? Malilismaya ka. Dahil wala na yung idol. Wala na yung inspiration. No? So, not on people. At most of all, pangatlo eh, not on yourself. Wala po tayong dapat ipagyabang. Ang galing ko talaga mag-preach, promise. Ang galing kong kumanta. Ang galing kong sumayaw. Ba? Ang galing ko sa mga gawain, hindi po. Kasi, as I said, hindi po tayo perfect. Sa ating buhay, pananampalataya po, sa haba po ng ating race, sa haba po nating Christian race, possible po na ngayon, ako ay very mainit sa pananampalataya. Wala talaga mga hitters sa aking paglilingkod. Pumulat, pumaraw, pagyo, etc. Pag bumaha, magpapangka ako, papunta sa church. Pero pakadarating po ang panahon na ako mismo ay manghihina. So, not on ourselves because mapoprostrate din tayo. So, kanino lamang po, fix your eyes on Jesus. He is totally faithful. Yung sa song natin kanina, dakila ka o Diyos, alam mo ninyo, nakakahiyak. Dakila ka o Diyos sa anumang panahon ng aming buhay. Kasi ang ating Panginoong Jesus lang po ang masasabihan ng ganyan. Hindi po pwedeng sabihin, napakadakila po sa ating buhay, at hindi po pwede yan. Ating Panginoong Jesus lang po. He will never leave you nor forsake you. He died on the cross para po tayo ay maligtas sa ating kasalanan at tayo po ay makapasok sa langit. Okay po, so fix your eyes on Jesus. Fixing our eyes on Jesus, hindi lang po yung titingin tayo sa pastor, titingin sa mga kapatiran, sa ating sarili, kundi complete obedience po. Hindi ko na po ito palalawigin kasi marami na po tayong mga messages about obedience sa ating Panginoon. Hearing the Word of God, i-align natin yung ating kalooban sa kalooban ng Panginoon. Isa pa nga yun eh, yung minsan-minsahe ni Ninang Dali. Ang puso po natin cannot be trusted. Kung ang puso po natin ay hindi naka-align sa kalooban po ng Panginoon. So, importante po, yung puso natin, yung will natin, ay nakatuon or naka-align sa kalooban ng Panginoon. Para ba yan, kotse? Diba, pag naka-align yung mga gulong, dire-diretso po ang lakad natin. And then, mga kapatid, may bawat isa sa atin dito may pinagagawa po ng Panginoon. Siguro hindi po preaching, siguro po hindi dito sa singing, kasi hindi naman lahat marunong kumanta at tumugtog ng instrumento, pero bawat isa sa atin po may pinagagawa ang Panginoon. Search po. Ang Panginoon po nagsasalita sa atin sa pamagitan po ng Bible at siya din po ay nagsasalita sa pamamagitan ng pastor,
mga leaders, mga elders ng church. So, ask God kung ano man po yung pwede niyong gawin para sa kanyang glory. Pangatlo po, run with endurance. Sabi ko nga po kanina, 42 kilometers. Paano kaya natin tatakbuhin yun? Baka, ay, yun pong walking namin everyday sa aking kapatid. Hanggang 3.5 kilometers lang po kami. Tapos, walking lang yun ha. Hingal na ako. How much more for 42 kilometers? So, kailangan po natin ng endurance. How many of us meron tayong kasabay na umaligtas? Kasabay natin na pautismuhan. Nasaan na kaya siya ngayon? Hindi na nakatapos sa race? Kasi nawala na ng stamina? Nawala na ng endurance? Ay, nandun na sa ibang, hindi naman sa ibang mundo, nandun na sa sanglibutan. Hindi natin alam. Pero ang importante po dito, ang sinasabi, meron tayong tatag, tibay, at pagtitiis. Yan po yung importante sa ating Christian race. There's no shortcut po sa Christian race natin. Hindi po pwedeng madaliin. Hindi po pwede na ngayon ka lang mainit sa pananampalataya dahil mahaba pa po ang ating takbuhin. So, paano po tayo makakuha ng endurance, tibay, tatag? Lagi po itong, naman po ito lagi ng mga mensahe sa atin dito po sa church. Paano tayo makakuha ng endurance? Pray. Get up and read your Bible. Go to church. Show up for your ministry. Turn away from that sin. Do what God is telling you to do. That every time po yan na meron tayo dito mga mensahe, lagi po yan, basic po yan sa isang Kristiyano. Matagal na Kristiyan, katulad ko, bagong Kristiyan, katulad nila, siguro sa brother ko, pero the same. We need to pray. We need to read God's Word. Hindi po sinasabi sa Bible na pagbasa ka ng Bible, pagdating ng madaling araw or sa gabi, wala po. Basta give time to read God's Word. Meron po akong mga na-share dito ng mga devotionals. Yung Daily Bread, may English, may Tagalog. Yan po, ginagamit ko yan para sa daily reading ng salita ng Panginoon. Ano niya? It helps again. So, yung ministry mo, minsan kasi nahihinder tayo sa ministry natin, di ba? Kasi may work ka, meron kang other gawain. Pero as much as possible, kung ano yung ministry na binigay sa iyo ng Panginoon, sa iyo yun, mga kapatid, hindi po yan ministry. Ministry mo yan. Even yung pag sa iyo dito, mga tambourine dancers, yan ang ministry nila sa Panginoon. Yung paglilinis dito sa church, kahit kasama po yan sa pag-ministry natin. So, yan lang po. Napakadali. Yan lang po. Pray. Wala po sinasabi na ang prayer mo dapat 20 minutes, 1 hour. Depende po sa puso. Kung gaano po kahaba yung prayer nyo. Yan din po sinabi, kung magbasa ka ba ng Bible ng 1 verse, 2 verses, the whole chapter, wala pong nakalagay. So, it's up to you. But yan, spend time para po magkaroon tayo ng tatag sa ating Christian days. At mayroon pong nakalagay pa rin sa Bible, run the race which is set before you. That kung ilan, kung tayo ngayon ay 50, kanya-kanyang race po tayo. Kanya-kanyang Christian race. Yung aking Christian race, yung aking takbuhin po, ay iba kay Sister Myrna, iba din kay Brother Ricky, kahit sila ay mag-asawa na. Yung iba-ibang circumstances po sa buhay natin, yun po ang nagdidikta kung anong Christian race meron tayo. Sometimes po,
meron pong great discouragements in life. Minsan po, talagang grabe naman. Sobrang-sobra na yung discouragement ko sa buhay ko. Tutuloy pa ba ako o hindi sa ating Christian faith? Sobra naman yung pang-aapi sa akin ng aking mga kapatiran na yan. Tutuloy pa ba ako o hindi? Pero yan po yung race na ginagawa. Through health difficulties, health reasons. Marami po tayo dito niyan. Hindi lang po yan simpleng sipon na po. Yung health difficulties o health reasons na talaga parang i-enjoy mo na habang ikaw ay may buhay pa. So, yan po yan. Kasama po yan sa ating tinatakbo. And that is very specific. For example, ako, may cancer po. That is very specific to me. Sa ATP, na naputulan ng daliri sa paa. Pero, tuloy pa rin, kahit naputulan na, kahit meron pang mga hindrances in terms of health, ay tuloy-tuloy pa rin po ang paglilingkod sa paa. Spending most of our time and effort caring for a loved one. Usually po ang mga matatanda ng mga nanay at tatay, di ba? Hindi ako talaga makapagsimba kasi nag-aalaga ako po ng aking nanay, ng aking tatay. Well, kasama yan sa Christian race mo. But that should not be a reason. Bakit po? Hindi ka po pita ng church, hindi ka mag-read ng Bible, hindi ka mag-pray. Kasi sabi lang po, kasama po yan sa mga circumstances natin. With unfaithful spouses, maraming po ito. Yung iba alam natin, yung iba hindi natin alam. Pero kahit po napaka-unfaithful ng spouse mo, tuloy ka pa rin sa paglilingkod. Kasi ito po ang calling ng Panginoon sa iyo. Kung wala ang spouses mo, so believe di yun ba? O, sinun ba nawawala na? Wala ka na naman ako. May hugot pa. Sino ba nawawala? Balima? So, kahit na anong klaseng kung maluloko pa yung asawa mo, di bali. Basta patuloy tayo sa ating takbuhin, mga kapatid. At on the lighter side, kung kayo po, grabe, naiyak ako dito. Kung kayo po ay naglilingkod sa Panginoon na magkasama ang buong pamilya, i-cherish po ninyo ito. Isa po ito sa mga frustrations ko sa buhay na maglingkod sa Panginoon na sa family. Pero, nag-iisa na lang po ako. Wala akong kapatid, wala akong spouse, wala po akong anak na kasama sa pag-church. Kaya, pag ano po, pag noong photo booth na merong, di ba, ang picture ay family-family, nakikifamily ako kay Sister Melly, kay Tito Charlie, kay Sister Evelyn. Yan po yung aking family. Kasi, biologically, kung wala akong family dito, meron akong mga kapatiran sa Panginoon. Pero mga kapatid, talaga, I am serious on this. Kung kayo po ay naglilingkod sa Panginoon, buong pamilya, ipapatuloy po ninyo yan hanggang sa matapos natin yung race. Nakakatuwa nga, sino Brother June, di ba? Lahat na silang pamilya, nanay niya, pati si Mami Baby, pati si Ate Lord, yung gano'n na paglilingkod sa Panginoon. So mga kapatid, i-aspire po natin yun na masyaran po ang ating mga loved ones. At kasama natin sila na paglilingkod sa Panginoon, kasama sila sa takbuhin natin. Every Thursday po sa ating buhay na yan, isa po yan sa prayer items, salvation of our loved ones. At okay-okay po yan na tinutugon ng ating Panginoon. Sa din po ay so ay, teka mo na yan. So, ang sinasabi po, may kanya-kanyang circumstances tayo. So, yung Christian race ko, diba sa Christian race ni na Mav, ni na Brother Dan, ni na Rochelle, short lang po. Sabi ko nga sa inyo, naging Christian ako. May 19, 1979, I was 18 years old at 44 years na po ako sa aking Christian faith. Alam ko ninyo, kung ito ay
aking ihahalin tulad. Ang aking Christian race po ay para pong tumatakbo din ang marathon. There were times na paved, sinitado ang daan. Tapos, napupunta sa lubak-lubak. Tapos, napupunta po ako sa makipot na daan na may mga damo-damo, may mga ang hirap paglakad. Mayroon pa pong times na detour ako. Yung parang ito yung daan na lumihis kang ganon. May mga instances po na ganon. Pero alam po, for 44 years po, kasama ko po ang Panginoon sa ways na po. Noong bago po kami naging Christian, ayan, si Sister Yen, loves to loves ko talaga yan. Kasi magkakasama kami noon sa unang church namin, si Brother Orly Absin, eh, na-mention po pa naman saan. Binong ng anak ko. So, ganun po, kasama po kami. Kami po yung mga leaders naman, ang tawag po sa kami ay Christ Ambassadors. Sina Sylvia, sina B, sina Map, sumunod na po yan sa amin. Kami po yung magka-watch. Tapos po, may mga wrong decisions po ako sa buhay. Pumasok po ako sa Department of Agrarian Reform. Na-focus po ako sa aking career. Kaya, hindi na po ako nakaka-attend ng mga gawain. At nagiging single parent din po ako that time. So, sila yun yun lang, naiwan ko doon sa church. Pero every Sunday po, na-negotiable yan sa akin. Talagang kung wala akong biyahe po, ang pag-Sunday po talaga ay makikita niyo ako sa church. Pero Sunday lang po yun. Hindi na po ako nakikita. Dato po, mayroon kaming Bible study, mayroon kaming prayer meeting. Hindi na po ako nakikita sa ganung mga activities kasi naging busy po ako sa aking work. True enough po, after 33 years, haba din ano, naging successful po ako sa aking career. Umabot po ako doon sa pagiging government official. Actually, nagiging director po ako ng planning service. Pero alam mo ninyo, ang na-sacrifice po sa akin ay aking spiritual life. Yung siguro yung time na nasa lubak-lubak ako, nasa makipot ako na daan, o kaya naka-detour siguro ako. Pero alam mo ninyo, ang Panginoon, hindi talaga ako iniiwan ng pinagpabayaan. In 2017 po, December, na-confine po ako sa Marikina Valley kahit may, dahil may pneumonia ako. In 2018, paglabas ko ng hospital, ako pala po ay may stage 3 po ng cancer. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung ito man po ay pagpapalo ko sa akin, tatanggapin ko po ito. Pero Lord, mamamatay na ba ako? Parang Lord, hindi pa ako ready mamatay that time. Remember, mababa ang spiritual life ko that time. So, sabi ko, Panginoon, I pray for long life. Alam ko ninyo, inopera po ako. 10 inches po ng aking bituka ay tinanggal, pati yung mask, bukol po. Tapos, nag-chemotherapy po ako. Yung chemotherapy po, napakahirap po nun. Nakasabit. Nakakapit po kayo sa dextrose. Kasama po ang gamot ng cancer. 4 to 5 hours po yan. Nag-start po ako ng 5 o'clock, 7 o'clock, natatapos po ako ng 12. Okay lang yung oras. Pero ang mahirap po, kasi pagkatapos po ng chemotherapy, may mga tingling sensation po yan. Tapos, sorry po ha, kayo po ay nabuglo dahil masakit sa sigura. Ang dami po mga ang dami po talaga ng mga discomforts. Every time po na mag-chemotherapy ako, kasi 8 sessions po yun, alam mo ninyo, binigyan po ako ng aking anak ng aking verse. Sabi niya, Mami, ito ang verse ko para sa'yo. Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will help you. I will uphold you with my right righteousness. Every time po, nag-chemotherapy ako, yan po lagi pong sinasubmit sa Panginoon. Sa awa po ng Diyos, nakatapos ako ng 8 sessions. There were sessions na mababa po yung aking red white blood cells kaya kailangan po boost ako. Yung booster po na dumami yung aking white blood cells. Pero alam mo ninyo,
alam ko ng ibang kapatiran niyan, ang nangyari po sa akin cancer ay spiritual blessing. Alam mo ninyo, nung magka-cancer ako, doon po naging regular po ang aking 4 a.m. na devotion, 4 a.m. na prayer time na negotiable po yan. Sabi ko sa Panginoon, kung kukunin mo na ako, Lord, it's okay. Basta ang importante ay handa ako. So, doon po. Tapos, nag-commit na ako sa Panginoon na maghingkod sa Kanya. Kahit nakita po ninyo noon, iba po ang aking itsura talaga. Kasi, in pain po talaga ako. So, sabi ko nga kay Pastor Papa naman, Pastor, hindi lang po yan physical healing, spiritual healing. And true enough po, tinulungan ako, Panginoon, doon sa Christian race na tinatakbo ko. 1 year after po, hindi mo patapos sa kwento po, meron pa. 1 year after, August 2019, na-discussion naman po ako. Nahulog po ako sa lababo namin. At dahil po, galing ako sa chemotherapy, brittle yung aking buto. So, nalaglag po akong ganun. Naroon po yan, nabalik. So, nakaganyan po ako. At ito po ay nakaganyan. Inopera po ako at hanggang ngayon meron po yung titanium. Hindi na po muna pinatatanggal. So, nakaganyan po yan. Nag-physical therapy po ako ng 8 months. Hanggang itamang po ako ng pandemic, hindi na po natapos. Pero pasalamat sa Panginoon, okay na, di ba? Ang sabi ko sa inyo mga kapatid, there was a time na ito ay nakaganyan lang talaga. Pagkatamay kami ni Sylvia, hindi po ako pwedeng pumalakpak sa Panginoon. Nakita ni Sylvia yan. Hindi ako pwedeng pumalakpak kasi nakaganyan yan. Hindi po ako pwedeng tumaas ng kamay. Kasi, hindi po na ito taas. Nakaganyan nga eh, di ba? Nakaganyan nga eh. Sabi ko, Lord, ayoko po ng ganito. Hindi man lang ako makapagpuri at magpapasalamat sa iyo. Alam mo ninyo, nung natapos ang physical therapy, hindi tapos yung physical therapy ko eh, kasi dumating ang pandemic, hala, umayos ang aking mga kamay, wali ho ba? Nakakapalakpak na ako sa Panginoon at nakakataas ako ng aking mga kamay. Ngayon mga kapatid, kung nakikita niyo ako siguro, kung merong pataasan ng kamay, talagang gusto ko yan itaas up to heaven. Kasi po, there was a time na hindi ko yan nitaas. There was, kaya akong palakpak na lang, palakpak talaga to the max. Kasi there was a time na hindi ko ako nakakapalakpak sa Panginoon. So, habang kompleto pa yung inyong mga nerves, palakpak kayo sa Panginoon. Habang hindi pa yan nakaganyan, itaas ang kamay para purihin ang Panginoon. So, hindi mo pa yan tapos. Just last year po, nagkaroon po kami ng family problem. Well, sabi ko, Lord, yung family problem namin, hindi po yung nagiging hindrance sa aking paglilingkod sa iyo. Alam mo, din yung 8 months, hindi pa completely nasolve yung family problem namin, but at least 70% po ay nasolve na ng Panginoon. So, parang sobra po ang Panginoon sa pagkilos sa aking buhay. Kaya, at the age of 60, ako po ay nag-retire. That was January 2021. So 2 years na po ako retiring. 2 years na po na dinevote ko yung lahat ng panahon ko para sa Panginoon. Meron po may sasabi sa akin, oh Letty, mag-consultancy ka pa, blah, blah, blah. Ay, hindi na. Yung 32 years of working, tama na yun. I would spend the rest of my life serving God. And running the race, hindi na po ako nasa dito, kundi doon po sa race na sineset ng Panginoon sa akin. At dami ko pong pinagdaanan, kaya po yung song of my life, through it all, hindi pa ako marunong kumanta, pero it goes like this, you are forever in my life, you see me through the season. Ha? Cover me. You cover me with your hand and lead me in your righteousness. So, yan po. At ang verse ko po ngayon sa buhay po, sana familiar po kayo nito, Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. The life I now live in the faith
I leave the Son of God who loves me and who himself for me. So, kaya ko, bakit ko po sinabi sa inyo po mga kapatid? Gusto ko lang pong i-impress sa inyo na ang Christian life po natin, hindi po yan diretso. Hindi po yan bed of roses. At times po na marami po wrong decisions sa buhay, pero hindi po ako binitawan ng Panginoon. Kaya, you lead me in right, your righteousness. Kaya, ang sabi ko lang sa inyo, remember, meron po ba? Pwede po ba ang aking PowerPoint? Next. Remember, mga kapatid, we have our own race to run. Huwag natin tingnan yung other kapatid. Huwag natin tingnan yung mga kasama natin kasi kanya-kanyang takbuhin po tayo. At kung may mga kapatid po tayo na nakaangat sa buhay, may mga kapatid po tayo na magagaling, so be it. Kasi we are not in competition. We are Team Jesus. Amen? Yeah, Team Jesus tayo na hanggang sa kanyang pagbalik. We are running with Jesus to do the best of our God-given talents. Dahil po tayo may talento. It's just a matter of searching ano yung talent na binigay sa atin ng Panginoon. And we need God's grace. Importante po ito mga kapatid. God's grace and power to have endurance in us. So yan po. So how to run the race to the finish? Leave everything that hinders. Fix our eyes on Jesus. Run with endurance. And fourth, keep the faith up to the finish line. Yun pong marathon. Napansin niyo ba yun kung ngayon nanonood nun? Hala, yung pinakauna na masyak na kung saan-saan, hala, meron pa palang paparating. Pero hindi po yung iniiwanan. Yan po ay inaantay para tumapos. At mga marathoner po, mayroon po yan sa likod ng t-shirt, I am a finisher. Kaya nakaka-proud po talaga yun. Kahit yun, ikaw ang pinakahuli. Di bale, basta you keep the faith up to the finish line. Bakit kailangan po ang pananampalataya? Pananampalataya po na sa ating Panginoong Jesus. Bakit kailangan natin ang pananampalataya? Next para may endurance tayo, di ba? Dahil merong hurdles, patuloy ng mga nangyayari sa akin. Merong mga hindrances, merong pong hurts. There will be loss and sorrow. Nawawalan po tayo mga nanay, mga anak, asawa, nauna na po sa langit. But still, our lives have to continue kasi kasama po yun sa Christian race natin. And we need God's power. Si Paul po, at the end of his life, sabi ni Paul, kay Timothy, I have fought good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Henceforth, there is laid for me the crown of righteousness. So, hindi po natin alam. Ako ngayon ay 62 years old. Si Maf ay 45 years old. Okay. Si Sister Mary ay 60 years old. Si Rochelle ay 40 years old. Yan. Hindi po natin alam hanggang kailan ang buhay natin mga kapatid. Pero katulad ba ni Paul, at the end of our lives, masabi pa natin, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. And there is a reward for me. Sa buhay po natin ngayon, at napunta na po tayo sa kung saan man tayo napunta. Sa langit. Hopefully, kung hindi tayo bibitaw sa ating takbuhin, masabi kaya ng Panginoon sa atin, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of our Master. Malayo po, mga kapatid, ang ating marathon race, ang ating Christian race. Kaya lang, gawin po natin ito na goal,
gawin po natin itong aspiration na at the end of our line, masabi natin, I have fight a good fight. I have kept the faith. At papunta po natin sa langit, sabihin po ng Panginoon, well done, Letty! My good and faithful servant. Alam mo, ninyo, makwento na naman natin si Pastor Papa, no? Hindi ko talaga may iwasan. Although sabi naman po na hindi gawin natin na we'll not focus our eyes on the pastors. Pero yung mga buhay po ng mga pastor natin, lalo na po si Pastor Papa, ay talagang exemplary for the world. Verse 10 niya is, for me to live is Christ and to die is gain. Philippians 1:21. Yan po yung verse ni Pastor Papa. And I'm sure po, sinabihan po siya ng Panginoon, well done! Cesar Papa Jr., my good and faithful servant. At I'm sure po na kasama po si Pastor ngayon na nasa langit, nag-cheer sa bawat isa sa atin para tapusin po natin ang ating question. Ay po tayo mga kapatid. Panginoong Diyos na aming Ama, salamat po sa iyong mga salita ngayong umaga na ito. Panginoon, katulad po nung awitin, give us power, Lord. Give us true word. Because we have a race that we have to run. Hindi pa po namin alam kung gaano po kalayo ang takbuhin namin sa buhay. Basta alam namin, Panginoon, we have to fix our eyes on you, Lord Jesus. You are the author and finisher of our faith. You are the captain of our lives, Lord. You never leave us nor forsake us, and you are so faithful to your promises. Panginoon, salamat po sa iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, na sinamahan mo kami habang kami po, Lord, ang nag-aralan ng mga salita. Ang iyong mga salita, Panginoon, dalangin namin na maging gabay ito, Lord, sa aming araw-araw pamumuhay. At habang po kami ay tumatakbo ng aming takbuhin, tulungan mo kami na magkaroon kami ng tatag, tibay, at pagpupilis, Panginoon. The end of our line, at the finish line, masasabihan mo kami, Panginoon, well done, my good and faithful servant. And for Lord, desire ng mga puso namin na makapaglingkod sa iyo, that we'll be able to finish the race that is set before us, and we could always say na, I have kept the faith in my life. Thank you so much, Father God. We love you, Lord, and we give you all the glory and the honor. Ang salmo at manalangin sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus. Amen.